Maka Full Charge, naniniwala ka ba na you are born for a reason? Jesus din, may dahilan kung bakit siya pumarito. Halika, pagnilayan natin yan. Sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos. Full charge. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok ulit si Pilate sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Diyos? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Galing ba sa iyo ang tanong na yan o may iba nang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Sagot ni Pilate. Anong tingin mo sa akin? Isang Jew? Dinala ka sa akin ng mga kababayan mo at ng mga chief priests ninyo. Ano bang ginawa mo? Sinabi ni Jesus, hindi sa mundong ito ang kaharian ko. Kung sa mundong ito nga ang kaharian ko, ipaglalaban ako ng mga disciples ko at hindi ako ibibigay sa mga Jewish leaders. Pero wala sa mundong ito ang kaharian ko. Hari ka nga ba? Tanong ni Pilate sa kanya. Ikaw ang nagsasabing hari ako. Sagot ni Jesus, pinanganak at dumating ako sa mundong ito para sabihin kung ano ang totoo. Ang nasa katotohanan ay nakikinig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa kasalukuyan, napakaraming impormasyon at balita ang nagkalat kung saan-saan, lalo na sa internet. At sa sobrang dami ay hindi na natin alam kung ano ang dapat na paniwalaan. Pero karamihan doon ay walang patunay at sinasabi na hindi raw totoo. Fake news, ika nga. Base sa ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus na ang dahilan kung bakit siya ipinanganak at naparito ay upang bigyang patotoo ang katotohanan. Tayo bilang tao may dahilan din kung bakit tayo nandito. At isa roon ay ang paggawa ng mabuti. Ang pagsasabi ng totoo at pagpanig sa katotohanan ay katumbas na paggawa ng tama at mabuti. Lingit sa kaalaman ng karamihan sa atin na hindi lahat na pinaniniwalaan ng nakararami ay tama at totoo. Merong iilan na mas pinipiling manahimik, maniwala sa hindi totoo, at pilit na itinatanggi ang katotohanan. Sabi nga nila, truth hurts, pero hindi solusyon ang pagtakpan ito ng kasinungalingan para lang hindi ka makasakit, dahil hindi nito kailanman mababago ang katotohanan. Higit sa lahat, hindi dapat tayo matakot na magsabi ng totoo, dahil anuman ang maging bunga nito ay magdudulot ng kabutihan sa mas nakararami. And who knows that it can make a difference. Kaya sana bago tayo maniwala sa mga sabi-sabi, ay matutuwan muna nating suriin at alamin ang totoo. Naway sa mga pagkakataong tinatawag tayo ng katotohanan ay tumulad at makinig tayo sa tinig ni Jesus at piliin nating magpatotoo at mabuhay sa katotohanan. At lagi natin pong tandaan, posible ang lahat sa taong may pananampalataya. Sana tayo ay laging maging fully charged sa salita ng Diyos. Amen.